Institusyon yan, Jelly de Belen. Sir Ariel, as in talagang sila na yung inaano namin. Iniiwan na lang namin dyan. No? Alam, yun na, one take, para ganun. May pinipino ko na lang pag kailangan pinuhin. Pero syempre, mas kami pa ngayon natututo sa kanila, kaming mga staff. Ano ko as a director, ang dami ko natututunan sa kanilang dalawa. So, yun, nakakatuwa. Yes. Yay, thank you so much. Thank you po. Justin? Ayan, our next set of questions will come from Marco Polo Demo of Kwento ni Toto. Hi, Sir EJ. Hi, Justin. Hello. Hello po. Hello, hello, hello. Good afternoon. Good afternoon po. Ano ko lang, comment ko lang muna bago mawala. Sabi ni Sir, ni ano kanina, di ba? Parang mas mahal ni Loy, ni ano, ni Ronnie. Smiley. So yan yung ano, parang napansin mo talaga yun sa habo sa dami yeah. ng meeting natin at saka sa liit ng frame nila doon, ha. Yeah. Napansin mo talaga, Marco, ha. Nakita ko kasi yung daliri niya, ibang kulay. So yun. So very ano sila. Ano ibig sabihin noon? Banding nila yun. Di ba? Di ba okay. Yung banding nyo, naging banding nyo yan? Yes, yeah. Yes, yes. Yun. Tapos second, ano ko lang din kasi, lately kasi nagmamarathon kami nung A Love to Last. So, from there na yung acting ni Ronnie, talagang makikita mo yung changes din niya. Diba? Salamat, salamat, salamat po. So anyway, eto yung tanong ko sa for Loinie. Ano yung take nyo dun sa, ano yung take nyo or reaction nyo dun sa mga fans nyo na di ma-unlove sa inyo at ready na sundan ang lahat ng mga projects nyo to the point na pinagtatanggol kayo every step of the way? Ano yung reaction nyo? Actually, no, andyan pa rin talaga sila. Ang tindi yes. ng support. Ano? Sa social media, damang-dama ko eh. Yes. Go ahead, Loinie. Ayun, grabe. Grabe po. Kasi nag-start kasi kami ni Lois talaga na hindi naman ho talaga kami ni launch as a love team talaga. Kumbaga, hindi ko siya niligawan para maging ka-love team. Niligawan ko siya kasi gusto ko siya, siya yung ano ko. So, hanga at saludo ako sa mga fans namin na sumuporta talaga sa amin simula una pa lang nung nasa showtime kami hanggang ngayon na ang dami na nangyari sa 5 years namin, sa 6 years namin sa showbiz. So, laking pasasalamat ho namin kasi nandyan pa din sila. And, ganun din, siguro kaya ganun yung mga fans namin dahil ramdam din nila na mahal namin sila. Hindi namin sila iniiwan, nagbibigay kami ng update sa kanila. So, yun. Ikaw, Pe. Ganun din, sobrang pasasalamat din sa mga fans kasi talagang sila yung nagpapalakas din ng loob mo para galingan mo pa din sa mga susunod na trabaho mo. Nagiging inspiration din namin sila kaya malaking tulong talaga sila para sa amin. Tsaka yung suporta nila na pinagtatanggol kami, ganyan. Totoo. Pero kami sinasabihan namin yung mga fans na wag na yung mga negative, dun lang tayo sa mga good vibes dapat. Ayun. Kaya sobrang thankful kami sa kanila yun. Talagang love na love namin sila. At saka ano, Marco, yung yes. hindi sila pinabayaan ng Dreamscape, ng ABS, at saka ng Star Cinema. Yes. Sinugalan talaga sila. Marami. Yes, diba, lahat ng TV shows nila sa Dreamscape, yes, tapos sa cinema, sa, diba, sa Star Cinema. Opo. Ayun. Yes po. Laking utang na loob at pasasalamat po namin sa management, syempre. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Opo. Yeah. So, Marco, parang iba na rin magsalita yung ano-ano, yung Ronnie. Parang yes, may sense of authority na siya. Parang, meron na siyang, ano, hindi ko alam, may nabago. Sa ganda ng, bukod sa ganda ng audio niya, ang linaw-linaw ng thoughts niya ni Ronnie, ano. Parang, yeah. Why? Saan ang gagaling yung Ronnie? Yung parang may confidence na now. Siguro, sure na sure ka na sa mga lumalabas sa bibig mo. Siguro po, ano, napagdaanan din po kasi, 'di ba, doon naman po tayo natututo pagka may napagdaanan tayong dati sa atin na para may mali sa akin. So nababago po natin. So 'yun po yung feeling ko, natuto lang po siguro ako ngayon.
Loy, agree ka ba? Although kasalagi mo siyang kasama, agree ka ba dun sa observation namin, Loisa? Totoo po, sobrang iba na yung pinag-matured ni Ronnie ngayon. Talagang, pwede na maging ano, Daddy Ronnie na yung tawag ko sa kanya kasi sinesermonan din niya ako eh. Siya din yung nagsisermon sa akin na pag ganito, ganyan na, ganyan. Parang ano na talaga siya. Matured na talaga. Okay. Moving na ba sa daddy role? Hindi naman po. Hindi naman po. Hindi naman po. Kinikilig si Miss Jelay. Si Miss Jelay, kinikilig din. Nakikita ko. Dumaan din kasi siya dyan eh. Ama! Okay, follow up na lang sa ano. Di ba nagba-vlog ka na rin, Loy? Di ba nag-ano ka rin ng vlog? Ano yung reaction mo dun sa reaction video ni Architect Oliver regarding dun sa bahay niyo? Actually, napanood ko yun. Wala naman siyang masamang sinabi sa video na yun. Kumbaga, in-explain niya lang yung mga hindi ko na-explain. Mm-hmm. Ayun, wala, okay naman. Okay naman ako sa ginawa niyang content. Okay. Ayun, nabalitaan ko yun. Oo. Yes po. Thank you. Okay, thank you. Thank you, thank you, Marco Polo. Thank you, congrats. Thank you po. Salamat. I'm loving you. Well, Feb 8 na. Feb 8 na. Ayan, Sir EJ, dumako naman tayo sa Dubai. We have from Tag 91.1, si Daddy Bluebird. Hi, sir. Magandang hapon po. Hey, pinafollow ko to. Yes, Tag. Hi, Tag. Yes, magandang, magandang hapon na pala. Hapon na pala dito sa Dubai. Kami po from Tag 91.1. Kami po nag-show sa morning sa Tag Gising na. Ako so ako po si Bluebird din, may kasama kong si Caribel, may tag-isa kaming tanong. So una kong itanong yung ka-breaks ko rin yung kay Jelly. Siyang dalawa sana ni Ariel eh, ka-breaks ko. So makita mo natin na matagal ko yan, no? Oo, matagal ko na lang sinusubaybayan. So marami nang kita mga show nila, mga movies. So pata kay Jelly, tanong ko lang bilang matagal na sa industriya at saka sanay na sa mga shooting na ng mga dati. So gaano ba ka-exciting, Jelly, yung magtrabaho o mag-shoot under nitong new normal? Yung mga maraming restrictions? Sometimes frustrating din. Mahirap, maraming restrictions. Mahirap yung social distancing. Kailangan you're conscious about cleanliness. You're conscious about protecting yourself and protecting others. Yung ganung klase. Tapos pati yung limitations as an actor, we have to be locked in. Yung maraming limitasyon. Pero pag naiisip ko ang lahat ng yon at gusto kong magreklamo, iniisip ko na lang, okay, saan naman wala tayong ginagawa? Parang, at least ito, gumawa tayo ng paraan to overcome this situation. And if this is what it will take to make it work and para makapagtrabaho muli, makapag makagawa ng pelikula, makagawa ng TV show, edi tiisin na muna natin. Abangan natin. In time, of course, things will change. But for now, this is the new normal. So, tiis-tiis na lang. Kasi, pwede naman eh. Kaya naman eh. Oh, nakaya na noon talaga. Nakita ko yung sa trailer. Ang galing mo eh. Parang, salamat po. Ganon ka pa rin nung nakita kita nung younger days mo. Ay, ito naman si Caribel. Caribel, oh, kasama ko sa umaga. Siya yung magtanong. Hi guys! Hello! Good afternoon! So my question is going to be for Loinie. Ayan, si Loisa and si Ronnie. So we've seen dito sa interview na to kung gano'n nyo talaga ka-love ang isa't isa. Sana all may ganyang relationship, di ba? Yan ang inaasam-asam ng marami. So gusto ko na lang tanungin sa inyo, complete the sentence na lang. So kay Ronnie at saka kay Loisa, sabihin nyo sa isa't isa, mahirap kitang i-unlove kasi blank. Ayan. So, pwede mag-start si Loisa muna. Ayan. Ladies first. Parang, Ronnie, mahirap kitang i-unlove kasi blank. Ronnie, mahirap kitang i-unlove kasi love kita. Parang, pwede na ba yun? Kasi love ko siya, ang hirap nang i-unlove. Okay. Ikaw naman, Ronnie. Ano ba yung nangyay? Para naunahan naman. Loisa, mahirap kitang i-unlove. Kasi halos parang ikaw na yung kalahati ko. Oh.
Ay, sana all! Diba? May magsabi ng ganyan. Haba ng hair ni Loisa. Natin, ano? Oo. Brinit ko na nga eh, para hindi masyado. Ayan, thank you very much, guys. Thank you, ate. Kami na marami din kayong mga kababayan natin din dito sa Middle East na mapapakilig nyo, especially ngayong mapapanood na itong Unloving. Salamat, yes, salamat po. Before yung next question, Jela, ibatiin mo naman yung mga kapamilya natin sa Dubai na nanonood, nakikinig sa Tag 9, ano ha? Please, para ma-record nila to. Okay. Sa mga nakikinig ngayon sa Tag, Tag 99? Tag 91.1. Tag 91.1. Okay. Sa lahat na nakikinig ngayon sa Tag 91.1! Nako, maraming salamat po sa pakikinig. Ako po si Jelly De Belen, hoping that you guys will watch Unloving You on TFC ngayong February 8 na po. Yes. Hello po sa mga kapamilya natin dyan sa Dubai na nakikinig ngayon sa Tag 91.1. Hello po, magandang hapon po sa inyo. Hapon na po ba dyan? Yes, okay. Yes, magandang hapon po. Sailing siya. I'm shipping you next. Anyway. Hi Loisa, my first question actually Hello goes po. To you. Nga pala, narinig ko kasi yung trailer kanina. And part of it is actually your song. And paano na ipasok itong song na to, or was the story really created to be perfect for that song na kaya pa? Kaya pala. Actually, itong kaya pala, matagal na itong na-produce nung 2018 kasi binigyan ako ng Star Music ng album. Tapos, ang story nga nito, pinapili nila ako ng mga kanta. Tapos, napili ko itong kaya pala kasi nung narinig ko siya, nung pinarinig sa akin, sabi ko, ang ganda nung kanta. Parang, pwede ko tong kunin dahil parang pwede ko tong gawing kanta kay Ronnie. As in kay Ronnie talaga kasi ang ganda nung lyrics niya. And the surprise ako na eto, dito sa Unloving You ay ginamit din siya. Kumbaga parang perfect ano sila, timing yung pagkakagawa. Alright. And my second question is actually for Direk Easy. I know that the topic of being siblings and loving each other is actually very taboo in the Philippines. How did you make this as appealing as possible so that it won't come out as encouraging that? Well, actually, story nung binubuo pa lang yung story, minimake sure ko na parang hindi siya taboo talaga. Kumbaga, the setup itself, the backstories of the two characters, hindi sila magiging tabu. For example, step-sibling sila, and at the same time, the other one is talagang hindi siya talagang totoong anak. Parang nagaganon ako ng mga setup para kahit pa paano mas matanggap. And at the same time, hindi pinupronta ng story yung pagiging step-siblings.
ang pinupronta ng story is yung relatable feeling ng isang lumalaki, ng isang tao kapag nagiging malapit siya sa isang tao pa at nade-develop sila. So parang ganun. Lahat naman tayo nagdaan sa ganun. Iba-iba lang yung setup. Pero dito, ang mas nilalagay ko sa harap is yung pakiramdam, yung relatable na pakiramdam ng bawat isa sa atin kapag natututo tayo at nagsistart tayo magmahal ng someone na lagi nating nakakasalamuha. Doon ko siya kinakapitalize. At nilalayo ko yung pagiging, kumbaga hindi natin laging binabanggit ng paulit-ulit, hindi siya ganun. At hindi siya parang tinitingnan in a bad light. Although alam naman natin na medyo uncomfortable ngayon ganun topic, kaya mas ginagawa natin siyang light and sweet and relatable para hindi talaga siya may use sa audience. That's why, yeah. So parang may i-reveal pa po later on in the story, yeah, on how it would actually be lighter. In a sense. And at the same time, inalagaan din namin yung ano na yon, yung discomfort na yon, na parang may transition, may ginawang parang smooth na transition on how kaya nga unloving you eh. Parang may smooth na transition kung paano magiging maayos yung ganung setup at magkakaroon ng makakapag-pursue ng love story between those two people. Kasi parang at the same time kasi yun din ang kinakapitalize nung show kasi yun yung bagong set, yun yung bagong premise. So parang nag-venture out into something na hindi pa na-discuss before in a relatable and kilig way. Parang ganun siya. Alright. Thank you, John. If I may add, kasi I've seen, napanood ko yung few episodes, burado na agad sa akin yung step-sibling sila. Ang galing ng pagkakaset-up ni Director Easy. Hmm. Although, tama, may reveal din. Kaya, kilig na agad, first episode pa lang. Ang ganda na niya, paano niya tinahe. The people really have to watch the episode. Kasi, nawala na sa akin yung, never naman yung tabu kasi, di ba nga? Pero hindi yun ang naramdaman ko nung napanood ko yung pilot episode hanggang second. So, magaling yung pagkakasama. Gusto ko nga mapanood yun na lahat para makita nyo where we're coming from. At saka sila Direk and the whole production, sila Jelay, sila Ronnie. Napakaganda, kilig agad. May kurot kasi kakasimula pa lang, ganun na. May problemang konti, pero yung mag-asawang original, di ba? Si Daff, si Darlene, tsaka si... Basta, I want you to watch it sa February 8 na po, para malaman nyo where we're all coming from. John, thank you ha for asking the question. Thank you po. Thank you po. Yeah. John. You're good, John? Yes, I'm good. Thank you. Okay, thank you, John. Na-miss kita. Miss you Ayan. Too. And of course, another question from our friend from WhatsApp PH. This time from Marie. Marie Cruz. Tama ba, Justin? Marie? Marie Cruz. Marie Cruz from WhatsApp PH. Hi, Marie. Good afternoon po. Hello. Hello po. Pretty naman ni Marie. Thank you po. So, my first question would be for Ronnie. Hello po. Among other portrayals na ginawa ninyo together, how is Alfie and Fiona different from all of them? Siguro yung naging magkapatid kami dito, step-sister ko siya, yun dun palang ibang-iba ne. Unang-una sa experience din para sa akin, ang hirap gawin nung ganun eksena para sa kanya, yung tingin ko sa kanya kapatid, galit ako, galit pa ako sa kapatid. Hindi naman galit na nag-a-attitude ako, ganyan, sa kanya. Kasi ayoko talaga sa kanya, napaka-jegemon niya. Hindi nga ako jegemon eh. So yun, so dun pa lang iba na talaga sa mga nagawa natin dati, di ba? Oo, talagang sobrang fun nitong. Oo, ang saya, ang saya. Ang saya nitong Unloving You. Saya. So yun. Kasi isa anak ng doktor, isa anak ng nurse. So alam mo yun. So ibang-iba yung pagkakapagpapalaki nung ni Jelly kay Ronnie, si Ariel, kay Loisa. Characters nila, ha? Okay, go ahead, Marie. So, my next question po is for Direk Easy. So, in one word, how would you describe your experience working with Loinie? It's fulfilling for me. Yun lang, fulfilling for me. Na parang, kasi binigay nila lahat
ay masarap makatrabaho yung mga taong binibigay lahat. So, nakaka-fulfill. Nakukuha mo yung gusto mo, nabubuo mo yung story yung gusto mo, lumalabas sa camera. Lalo na pag nagmamadali, tapos bigay agad sila kasi handa sila, prepared sila. So, nakaka-fulfill sa sarili na nakakadagdag na parang nakaka-proud. Na, I mean, mga, yung mga batang to nakatrabaho ko sila. So, pag sobra talagang marami na silang awards and all, masasabi ko sa sarili ko na, ay, dumaan sa akin yan si Loinie. Parang gano'n. At saka direct ano yan, Marie, if I may add lang, grabe, diba, alam mo naman Dreamscape, sinalang sila sa The General's Daughter. Yes. Alam mo naman kung gaano kahalimaw yung cast noon. Opo. So talagang na yung the experience working with the greats ng The General's Daughter, diba? I mean, doon pa lang talagang nakita mo na talagang papunta sa into greatness yung Loisa at saka Ronnie. Kasi sinugalan talaga ng ABS-CBN yes. Isinalang sa mga magagandang proyekto. Diba, Marie? Totoo po. Yes po. Okay, you're good, Marie. Yes po. Thank you po. Congratulations po. Thank you po. Thank you, ate. Thank you. Of course, babalik tayo kay Justin for more questions ng ating mga kaibigan. Go ahead, Justin. Hi, Sir EJ. Bago ko tawagin yung susunod na magtatanong, no? I'll just have to read the question of Care Balleras of the Daily Tribune. This is for Loinie. Since your partners both on-screen and off-screen, how do you spend your me time? May mga agreements ba kayo sa isa't isa na walang work or ano pa? Wala nang gawin kasi hilo ka na, napagod ka na kasi nga, you know, we're always on the go, on the move. Now, if there was anything funny sa shoot, I guess wala eh. Siguro baka yung eksena na lang. Wala eh. Walang exceptional na nangyari. May exceptional. I remember... Teka, si Eloisa makaalala nito.
ang pinaka naalala ko lang yung meron silang area na pag dumadaan sila talaga napakabaho. Naalala mo ba yun, Loisa? Apo, may mga aso doon. Sa kwarto. Ano ba yun? Ano ba yung kwento doon? Pag dumadaan kami doon, nagtatakap kami talaga ng ilong kasi may mga dogs doon na hindi na, oh. Ano, na sinasabi namin sa may-ari, amin na lang po yung mga aso. Ilan ba yung aso? Ilan yung aso? Tatlo. Tatlo yung aso nila doon. Ayun, masaya yun. Kasi OA? OA yung smell? Hindi po yata na halubo na. Ayun, tapos doon pa yung area yung kwarto namin ni Sir Ariel. Kaya ang saya-saya. Nag-excite na kami para hindi ka masyado humihinga. Pero masaya. So yun lang sa akin. Kayo girls and boys. Okay. Loinie, may experience na kakatawa o anything na pwede nyong i-share during the lock-in taping? Shoot? Ang nakakatawa lang sa akin pag yung part na sinasaway kami kasi pag eksena ni Miss Jelly, Sir A, doon lang kami sa may standby tapos nagchichikahan kami ng mga makeup artist, ganyan, tapos papatahimikin kami. Yun lang yung mga masasayang moment. Kasi lagi nga kaming on the move, on the go, kasi laging may work talaga. Oo, wala. So, ayun. You know what? I guess ang pinaka fun dito is like we're working with our significant others. I think that's the fun, most fun part of it all. I am working with my husband and sila naman, you know, mag-boyfriend, girlfriend. So they're working together. I mean, I think that's the fun part of it all. I must say. It's different. Si Direk Easy kaya fun part ni Direk Easy. Kaya kay Direk. Si Direk. Yung pataplas ba ni Ronnie, Direk fun part yun. Hindi. Ano ba? Kasi the whole experience was fun eh. Kasi feeling ko, yun ang advantage ng lock-in is because magkakasama kayo for a long time na wala kayong ibang ka-interaction. So kayo-kayo yung nagbabonding. Which is, kasi sa set, masaya. Puro lang naman kami jokes na ano. Wala namang exceptional jokes. Pero ang naalala ko, lagi lang kami tawa ng tawa. Nakakatawa si Sir Ariel. Lagi siyang napapatawa. Si Loisa rin, sobrang sarap kasama. Kaya nga, kahit na nasa ibang shoot na kami, naalala namin si Loisa kasi nga ang sarap niya. Ang kalog niya kasi, tama yung sinasabi ni Ronnie, ang kalog niya. Tsaka silang dalawa, pag nagbabantoy sila kami, tawa kami ng tawa, na parang, ang weird nitong dalawang to. Buti hindi sila nagkakapikunan. Parang gano'n. Kasi ang weird nila sa ispita, yung humor din ni Sir Ariel tsaka ni Jelly, weird din. Tapos parang weird din ang humor. Ay, malala ang humor ng dalawang yan, Direk. Yung Jelly Ariel. Yung eyes ko, malala ang humor ng Jelly Ariel. Ayun. Yun naman. Talo si Ariel. Parang di siya makulit, pero napakakulit niya. Ayun. Ni Sherilyn? Next question ko, since real life partners kayo, medyo matagal na rin kayo sa showbiz pareho, si Miss Jelly and Sir Ariel, si Loisa and Ronnie. And minsan, napapartner kayo sa ibang tao. Nagsiselos pa ba kayo pag napapartner yung partner nyo sa iba? Diyos ko, wala sa hinanggap ng Jelly Debele ng seldo. Uy, selosa ako, pero hindi. Pag work talaga. Kasi alam ko rin eh, parang ganun. Alam mo yun, naiintindihan ko. So, hindi ako nagsiselos. Kapag di ba nakatrabaho ni Kuya Ariel si sister mo, si Janice Debele? Pagsiselosa mo ba yun, di ba? Pagsiselosa ko ba yun, di ba? Para natatawa. Oh, sila nga nag-iisip eh. Sila nga medyo uncomfortable eh. Pero wala na kaming ganyan. After all these years, wala nang ganon. Ewan ko ito si Eloise at saka si Ronnie. Have you ever done that? A, paano yan? Be, sa amin, dati, nung iba pa yung naka-love team ko, tas iba pa yung love team ni Ronnie nun. Pero kami na. Pero hindi alam ng mga tao. Yun yung medyo na... Uy, ano yun? Hindi namin alam yun. Kayo na pala, tas may iba kayong ka-love team. Nadulas tuloy. Sandali. Yun nga po. Yun napaaral mga... tuloy, napaisip tuloy ako. Yun, kami na nun. Tapos may mga part talaga na nakakaselos. Pero nung nag-work na kami, wala nang selos na nangyayari ngayon eh. Hindi ko lang alam kung sakaling magkaiba kami ng makatrabaho. Hindi ko alam. Hindi na siguro. Ewan ko. Depende kung sino. Charot! Wag yun na lang panoodin. Wag na... Ayun sa akin, ako kay Lois. Kami na lang panood din. Support naman ako sa kanya. Nakilala ko siya na may work na, may ka-love team ng iba. Okay naman sa akin. Hindi ka nagsiselos? Hindi naman. Wow, okay.
Bakit gusto mo ba magselos siya? Hindi naman, kasi dati ang yun po yung nagiging ano namin eh, di ba? Problema natin dati. Kasi nagsiselos siya sa mga love team. Ay, naging close din kasi ako sa mga previous ka-love teams. Kaya hindi ako pwede magsalita. Mahal ko din yung mga ex-love team niyo. Yun, okay naman po. And sa ngayon kung magkakaroon ulit, pwede naman po kasi ang dami na namin pinagdaanan tsaka mas maintindihan muna na talaga na work is work talaga. Trabaho lang. Ayun. Thank you sa inyo. Thank you po. Thank you, Ms. Sherilyn. Take care and be safe there in Australia, ha? Salamat. Kayo din. Okay. Go ahead, Justin. And we're down to our last two sets of questions. Supposedly, ang susunod ay si Iza Iglesias of the Manila Times, pero mukhang na-disconnect yata siya. So, tawagin na lang natin si Brian Albert Abilido of Chicanes Avenue. Ta-da! Ano siya, bro? Ayan, saan siya? Hey! Mabuhay! Hello po! Congratulations! Ganda na si Marius. Ha? Ano mo ba ako? Nakakulano. Malapit lang, ganyan. Anong tawag nito? Yung first question ko is, kasi anong tawag nito? Di ba, Ronnie, yung yes, nitong 2020, yung mga post, past pictures mo in your Instagram, you deleted it. Opo. Diba? Oh, talaga? And then, you replace it with a new picture with you and Loisa facing a house. Kanina. Sa inyong dalawa. And, umabot ba kayo sa point na parang nag-live-in kayo during this pandemic? Nagkakasama. Opo, kasi sobrang lapit lang ng bahay namin kila Ronnie, as in pwede mag-scooter, ganyan. Oo, nagkakasama kami. Mas lamang, sabihin na lang natin mas lamang ang magkasama kami. Ganun. Hindi naman yung dinideny, pero mas lamang lang ng yung magkasama sila. Opo, Diyos ko, kasi kahit ako naman, may special someone ako, tapos kapit bahay ko lang. Aba, pwede naman sigurong puntahan, di ba? Opo. Yes. Naman, yun po. Ikaw ba, Chicanel? Ikaw ba, ano, Albert, hindi mo pinupuntahan? Ay, hindi. Siya yung pumupunta sa akin. Char. Ayun. Ay, pero Valentine. Hindi ako nakaka-relate kay Derek S. Yun na mayroong, ano, Jowa Bells. Okay. Ano yan? Paano mo nalaman? Ilan, internal joke namin yun na who is into a relationship, Drake Easy. Baka po kalat na kalat sa social media. Go ahead, Albert. Okay. And last question ko na lang, Loisa, maybe if you wanted to react lang doon sa controversy na nasangkutan nung friends mo na si Maurice and si Sue, ganyan. And like, with what happened ba, ikaw ba medyo careful ka ba ngayon on the things that you will post in social media, especially if it's showing your body? Para, ang hirap kasi, kung iba rin kasi talaga mga trip ng mga tao ngayon eh. Nasa sayo na lang talaga kung papatulan mo, kung tama gawing biro. Pero ikaw din yung makakakontrol na sa sarili mo kung magpapa-apekto ka ba o hindi. Ang galing ng statement ni Sue, ha? Si Sue ba o si Marisha na basa ko? Ang ganda ng sinunsin na yung sagot ni Sue Ramirez. Ano ba yun? Ano yung nangyari? May mga nag-doctor-doctor na mga algae alive. Yung mga may picture. Mga nag-doctor-doctor. Pinalabas na ano loot wala na silang suot ano. Pero edit lang naman. Edit lang 'yun, halata naman din. Yun. Kaya hindi nakaka-worry kasi fake. Yes, tama yeah. Tama. Sa part mo Loisa, anong effect sa iyo 'yon in terms of posting pictures na medyo sexy and all? Sa akin, wala namang masama sa pagpo-post ng sexy kung wala ka naman ding masamang intention, kung talagang gusto mo lang yung damit mo or ganun ka ka-confident or proud sa katawan mo. Okay lang naman yung ganun.
nasa sa ibang tao na talaga yan kung paano nila ititake, kung babastusin nila or ma-appreciate nila. Kung ma-appreciate nila, thank you. Kung hindi, kung minambabastos, God bless na lang. Kumbaga, pasadyos mo na lang yung mga taong ganun. Sinabi mo pa, hindi mo maiwasan talaga yung mga ganyan tao. So you'd rather, okay, alam mo yun, walang reason para anuhin mo. Mag-statement ka once, tapos na yun. Yes. True, true. Thank you so much and congratulations. Thank you po. Thank you. Thank you. Not po thank kayo, you. Ah, loving you. Sure. Thank you, girl. Thank you, girl. Go ahead, Justin. For our last set of questions, we have from the People's Journal, Tito Eugene asks. Tito Eugene. Hi, good afternoon. Last pala ako. Hello, anyway. Hello. Anyway, yung ano, follow up ko lang yung ano, yung question ni Albert kanina tungkol dun sa sexy pictures. But yung question ko naman is kung may mag-offer sa inyo separately ng sexy movies, yung seryoso would you accept it? Kasi kayong dalawa pareho malakas ang sex appeal. Wah, talaga nga naman siya. Depende po sa story. Kung maganda talaga, tsaka yung hindi lang, alam mo yun, hindi lang masabing sexy na nagpakita ng sexy ng katawan. And tamang time din. Tamang oras din po. Tamang panahon para dun. Oh, hindi na din natin masabi kasi kung kailan eh. Surprise na lang kung katanggapin namin. Surprise. Siguro ano, pag nag-mature pa kayo. Opo. No, tama. Okay. This last question is for ano, for Direk Easy. Easy question lang to, Direk. Yung ano, yung title nyo, kasi masyado conventional person ako eh. Unloving you, yung spelling ng you is talagang you lang. May rational ba behind this? Meron ba? Actually, nalaman ko na lang po na yun po yung title. Decision na rin po yun ng I Want and Dreamscape. Pero feeling ko, ginawa nila yun para mas maging mukhang siyang ano, youthful, mas mukhang siyang Gen Z, mukhang siyang of now. Yung dinuuso ngayon, syempre, yung mga ano lang, letters lang, or emojis lang, ganyan-ganyan. Para lang meron siyang ganong effect. Okay. Thank you. Thank you a lot. You're welcome. Good afternoon po. Thank you. Okay. We're good. Justin, gusto ko lang tanongin yung ating bida tsaka yung ating director. Last na yun, di ba? So meron akong last question. Last question na po yun. First off kay Direk AZ. Direk, kamusta ang Valentine na nasa pandemic era ka? May isa-isay pa ba ang Valentine's Day sa ganitong mga panahon? For me naman, of course, naman Sir EJ, meron naman. Kasi parang you can celebrate naman love anywhere eh. Especially when you're surrounded by your loved ones, madami naman ding ways naman kung mag-celebrate ng Valentine. So for me, may say-say pa rin naman siya. Tapos may gumagawa pa tayo ng mga ganitong mga palabas na talagang mapapanood ng mga tao. So they can celebrate love in many different ways. Kasi yun lang talagang purpose ng life is to celebrate love. So feeling ko naman, Sir H. Direct payo sa mga walang love o malungkot na yung Valentine's Day. For me, parang wala, imposible na namang may tao na walang nagmamahal or imposible na namang taong walang minamahal. You can also love yourself, of course. You can love your family. You can love your well-being. So parang it's also another way of ano, celebrating Valentine's is, no? Kung wala kang loved one or romantic love, you can celebrate your love for yourself and your family. Parang ganun. So parang there's nothing to be bitter about. There's nothing to be worried about. Kung feeling mo medyo malamig yung Valentine's. Kasi it's not always about romantic partners. It's always about, you know, celebrating na your capacity to love as a human being. Ganun lang po, Sir Age. Thank you, Miss Philippines. Grabe yung mga sagot ni Direk. Grabe. I know. Ang galing, ano? Expert na expert. Okay. Loisa, please. How would you define pandemic Valentine at may isa-isay pa ba ang Valentine sa ganitong panahon? Opo naman. Tama nga yung sinabi ni Direk Easy na kahit saan naman pwedeng i-celebrate yung Valentine's, kahit mag-fishbowl lang kayo, mga ganyan lang. Basta magkasama kayo na sineselebrate niyo yung love.
perfect na yun. Kumbaga, wala ka na ibang hahanapin pa. Advice sa mga malulungkot ngayong Valentine's Day. Ang advice ko, samahan nyo na lang kami sa Unloving You. Kami na lang ang i-date nyo. At saka yun nga, tama din si Direk na hindi lang romantic yung pang-Valentine sa family din, sa mga friends, sa sarili, i-treat mo yung sarili mo. Pwedeng-pwede yung ganun. Kaya wag silang malulungkot. Before si Ronnie, natatawa ako sa opening scene pa lang ng series. Natatawa na ako sa Loisa. Yung sa wed, yung sa kasal, nakakaloka ka, Loisa. Nag-iisa ka talaga. Okay. Thank you, bro. Ronnie, pandemic Valentine, paano mo, may say-say pa ba ang Valentine sa ganito mga panahon? Opo naman, syempre, kahit kanino naman po eh. Kung wala kayong mahal, edi sa family nyo na lang po i-celebrate yung Valentine's sa mami nyo or kung kanino man or kung mag-isa ka, manood ka na lang ng Unloving You sa Feb 8. Feb 8. So, yun po. Nasabi naman na po nila lahat na mas maayos pa, mas maganda. So, yun lang po na dadagdag ko. So, yun. Total, kung walang ka-date. Walang bukas na sinihan, di ba? Wala po po. Sa bahay lang kasama. Kasama magulang nila. So, yan po. Alam mo, opening scene pa lang ng series, natatawa na ako sa pagkaasal mo kay ano, pagkaasal mo kay kay Loisa dun sa eksena sa wedding. Sinakakaloka. Na-excite lang, pasensya na po, nagkikwento lang ako ng mga ganito sa napanood ko kasi ang natapapasmile na ako first opening scene pa lang ng series. And of course, we'd like to hear from the experts pagdating sa pag-ibig. Naka 23 Valentine's Day na sila ni Kuya A. Jelly de Belen, may impact ba ang Valentine's Day sa ganitong panahon, Jelly? Kailangan natin gawa ng impact. There's always room for celebration when it comes to love. Dumaan man ang pandemya, dumaan man ang war, kailangan nating bigyan ng space ang pag-celebrate ng pag-ibig. Ika nga ni Direk, it doesn't have to be a romantic love. Just love yourself. Yun. I-celebrate mo na yun na mahal mo ang sarili mo. I-celebrate mo ang possibility na pwede ka magkaroon ng romantic love one of these days. But, you know, ito ay mangyayari. Ito ay parang, sabi nga nila sa haba-haba man ng prosesyon sa simbahan din ng tuloy, parang ganun ang pag-ibig. Kapag ito ay wagas, kapag ito ay puro, talagang ito ay masa-celebrate, worthy of celebration. So let's celebrate this starting February 8. Ayan na, bagong episode every day. Yes. Mag-Valentine na tayo dyan. But make sure that you are social distancing. But if you want to hug your loved one, make sure na negative ang kanyang test. So, yun na ba yung formal invitation mo, Jelly, sa mga kaibigan na ano worldwide? Pa? Yes, please, everybody. It's gonna be a fun show. Mag-e-enjoy kayong lahat. It's light. Hindi natin kailangan na mabigat ngayon, no? Kasi mabigat na ang pinagdadaanan ng buong mundo ngayon. Let's try to celebrate love and be happy. And I think this is one of the ways to do it. Entertain yourselves with this show. Tama. Thank you, Jelly. So excited to makita ka ulit. Hope to see you soon, Pai. Aha. Thank you. And of course, Loisa. Yes, mga kapamilya, iniimbitahan ko po kayo namin na suportahan niyo po at panoorin niyo po yung Unloving You ngayong Feb 8:30 na po. Araw ng mga puso. Yun yung ginawa namin para sa inyo po. Yes. Ang Unloving You. At syempre, sa isang first actor na very, very proud ako, how he has changed a lot, Ronnie Alante. Ayun Ronnie po, iniimbitahan po namin kayong lahat na manood po sa Feb 8 ng Unloving You. At sigurado pong matutuwa ang inyong puso dito at hindi na kayong maghahanap ng kadate. Kami na lang ang panonood niyo. Ayun po, Feb 8 po yan, 8 PM. Maraming salamat po. Thank you so much, Ronnie, Loisa, Miss Jelly, and of course,
sa isang creators ng Unloving You who is into a relationship right now. They're like easy. Ayun, hello everyone. We're inviting you to watch Unloving You starting February 8th. 6 episodes po siya on iOne TFC. And yon, new episodes every day. Kung in a relationship kayo, kung gusto niyo madagdagan ng kilig, kung single kayo, kung gusto niyo kiligin, kikiligin po kayo ng todo-todo. Dalawang pairs po ito ng kilig smorgasbord. So, we're hoping that you can watch us on iOneTFC February 8 po. Yay! Hey. And on behalf of Corporate Communications, Justin Irons, Ray Ducot, and from the Dreamscape family po ng AB, ng Dreamscape, Ms. Bilet Sanggalang, Derek Eric, Salud, Sinap, at saka si Lady, thank you so much for joining us this afternoon. Maraming salamat po. Ayan, February 8 to 13 na po at 8 p.m. sa i1TFC, available sa First Standard and Premium subscribers. Yes. Enjoy the rest of the evening, everyone. Maraming salamat po. Thank you po. Bye-bye po. Sir EJ. Thank you po. Bye-bye po. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po. Bye po. Jelly, bye-bye po. Direk. Bye, guys. Thank you po. Bye-bye po. Thank you po. Thank you. Tony, Loisa. See you, Miss Jelly. Takits po. Bye, Direk. Takits po. Soon. Mm-hmm.